Ayan mga boss, isimulan natin. Kailangan lang natin munang unahin ay iset natin ang IP address. Nakalagay dito, first change IP address kung bagong laptop o PC kayo. Ayan, susundan lang natin ito, 192.168.254.5. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. Dahil ito ay gagawin ko sa Windows 10. Ang tutorial kasi na nag-share ay nasa Windows 7. Ang ipapakita ko sa inyo ay sa Windows 10 ko gagawin. Ayan, kailangan lang natin pumunta sa ating adapter. Right-click lang natin ang Ethernet. And open Network and Internet Setting. Pagdating dito sa Ethernet, hanapin natin itong Ethernet na words. Yan, click natin. Sa bandang right side, makikita natin ang Change Adapter option. Lalabas na ito, Ethernet. Ayan. Click lang natin. And Properties. Hanapin natin ang Internet Protocol version 4. Ayan. And click natin ang Properties. Dito ay kailangan lang natin ang use the following IP address kasi gagawa tayo ng IP address na static. Type natin ang IP address na nakalagay kanina, 254.5. Dito ay automatic na yan, 192.168.254. Ayan, 192.168.254.5. 192.168.254.5. Ayan mga boss, nandito na tayo sa Globe at Home. Ang gagawin natin ay magla-login lang tayo. At dahil nakalagin na ako, ay kailangan natin i-press Ctrl-Shift-E. Ngayon, meron lalabas na maraming process. Pumili lang tayo ng isa. Pipilit ko ay ang bandang nasa taas. At click natin resend. At edit and resend. Dito mapapansin nyo, may URL. Meron ka makikita. Ito, sa process na to. Yung get, partan mo lang ng set. At sa bandang baba, itong request body ay burahin lang natin. At palitan natin ng code 1. Ayan, code 1 na tayo. Balik na tayo dito. Kapag nagawa natin ito, balik tayo sa taas. Click natin ang send. Ayan mga boss, ito na siya. I-minimate lang natin. Ayan pa, nakikita natin. Ngayon, punta tayo sa TFTD64. Run lang natin to. At itong puti. Open lang din natin run. Dito ay pili natin ang other. And type natin 192.168.254.254. Ngayon ay nag-save na ako ng telnet. Pili lang tayo dito, pero wala pa, pwede ka mag-save dito at save mo. Ngayon ay pipili lang ako ng text. Click open. Ayan mga boss, nakipapansin nyo, lumabas na ang puti. Ang next natin gagawin, ito yung tutorial ay nakalagay dito. Sabi rito ay copy natin ang code sa paste puti and right click. Tara natin sa code 2. And copy natin. Copy. And paste natin. Alright click. Ayan mga boss. Nag-open line na siya. Ayan. Nagre-reboot yung modem. Ayan, nag-log out na siya mga boss. Ayan ang katibayan na mag-open line na tayo. Ayan. Check natin. Ayun mga boss. Naka-open line na tayo. Ayan.